Pasado sa National Task Force ang bagong 500-bed mega-quarantine facility ng lokal na pamahalaan ng Taguig. Mainam daw ito lalo't mas nagluluwag na ng quarantine sa Metro Manila. Nagbabalita si Romel Lopez. Ininspeksyon ng National Task Force Against COVID-19 ang 500-bed mega-quarantine facility sa Taguig kanina. Bukod sa mababang bilang ng COVID-19, binida ng Taguig LGU ang bago nilang arsenal laban sa virus. Approve ito sa National Task Force. Ganon din ang kanilang diskarte sa contact tracing, isolation at treatment ng may mga COVID-19. Ito pong ginawa ng Taguig dito ay malinaw na tumatayong modelo para po tularan ng iba pang mga pamahalaan lokal, dahil nakita natin dito yung standard of care and the standards of the facilities. Kasabay nito target ng NTF na lalo pang palakasin ang kapasidad ng mga LGU sa pagtugon sa COVID-19, gaya na lamang ng pagkakaroon ng quarantine facilities. Nakikita namin yung mga nag-NGCQ na mga city biglang nag-spike, and then we found out na talagang yung kanilang mga structural facilities ay talagang medyo may kakulangan. Mainam daw ito at lalo't hindi na inirekomenda ang home quarantine. Yun pala, lumalabas rin sila, bibili ng sigarilyo, bibili ng pagkain, nakikipag-inuman. Tapos yung mga lugar talaga na tabi-tabi, no? Mga, halimbawa, barong-barong. Yung mga CR pala niyan, minsan common, dalawang pamilya, dalawang bahay, isang CR yung ginagamit, nagpapalit-palitan lang. So yung positive gagamit, yung susunod, mahahawa na yon. Papayagan lamang ang home quarantine sa mga probinsyang magkakalayo ang bahay. Except hindi na may mga comorbidities na di pwedeng isama sa mga quarantine facility at mga nagpapasusong ina. Sa ngayon daw, nasa 60% lamang ng 120,000 na quarantine bed sa bansa ang okupado. Bukod naman sa mega quarantine facility, ay gumagana na rin ang bagong molecular laboratory ng Taguig. 600 swab samples kada araw ang kaya nitong iproseso ang Taguig ng ikatlong LGU sa NCR na may ganitong laboratory, kasamang Valenzuela at Marikina. Para sa 1PH, Romel Lopez, News 5.